Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun. Dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. Ito ang naging mensahe ni Carlos Yulo sa kanyang TikTok account patungkol sa issue niya at ng kanyang ina tungkol sa naging pera ng binata sa mga nakalipas niyang sinalihang laro. Hindi maiwasan ni Carlos Yulo na maglabas ng kanyang sama ng loob dahil hindi na lamang umano siya ang ginugulo ngayon sa mas lumalaki pang issue ng kanyang pamilya, kundi maging ang girlfriend nito na si Chloe San Jose. Sa video, makikita sa likuran ng girlfriend ni Carlos Yulo na tila dinadamayan niya ang kanyang kasintahan. Kasabay kasi ng pag-ugong ng pangalan ng ating bagong hirang na golden boy na si Carlos Yulo, dahil sa dalawang gintong medalya nito na nasungkit niya sa Paris Olympics ay ang bulong-bulungan din tungkol naman sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Marami ngayong mga isyu ang ipinupukol sa dalaga na siya daw ang naging mitsa ng pag-aaway sa pagitan ni Carlos Yulo at ng ina nito na si Angelica Yulo. May mga nagsasabi din na piniperahan lang umano ni Chloe San Jose si Carlos Yulo, kaya naman ang ilan ay binansagan pa siyang gold digger. Subalit buwelta naman ang dalaga at sariling gastos niya ang kanyang pagpunta-punta sa iba't ibang bansa, maging sa Paris kung saan kasama niya ngayon doon ang kanyang kasintahan ni si Carlos Yulo. Pero sino nga ba si Chloe San Jose? May katotohanan bang siya ang naging dahilan ng pag-aaway ni Carlos Yulo at ng kanyang ina? Isa nga ba siyang gold digger? Saan nga ba nanggagaling ang pera ng girlfriend ng pinakabagong golden boy ngayon ng Pilipinas? Halin at kilalanin natin si Chloe Angele San Jose. Loud and proud na sinabi ni Chloe San Jose, ang girlfriend ni two-time Olympics gold medalist at Filipino pride gymnast Carlos Yulo, na siya ang nag-first move sa kanyang boyfriend. Si Chloe Angele San Jose ay pinanganak noong 2002. Habang ginagawa kong video na ito, siya isang content creator at umaabot na sa mahigit 830,000 ang followers niya sa TikTok, mahigit 460,000 subscribers sa YouTube at mahigit 104,000 followers sa Instagram. Kadalasan sa mga content ni Chloe ay more on lifestyle, fashion at travel. Bukod pa rito, may talent din siya sa pagkanta. Hinahangaan si Chloe dahil na din sa husay nito sa pag-awit. Mahahalata naman ito sa kanyang mga video sa sarili nitong YouTube channel. Sumikat siya sa pag-cover ng mga bagong kanta na binibigyan niya ng kanyang sariling rendisyon at estilo sa pag-awit. Sa katunayan, dahil sa husay nito sa pag-awit, minsan na ding nagtanghal si Chloe sa ASAP bilang guest singer ng programa. Ng
dahil matunog ang pangalan ni Chloe ngayon matapos manalo ni Kaloy, at dahil na rin sa mga kontrobersyal na sinabi ng ina ni Kaloy tungkol sa kanya, binalikan ng mga netizen ang lumang TikTok post niya tungkol sa una nilang pag-uusap ni Kaloy sa isang social media account na X na Twitter pa noon noong April 2020. First move is the key. Mababasa sa caption ni Chloe, 2021 na magsimula ang kanilang long distance relationship o LDR dahil nasa Australia si Chloe para sa kanyang pag-aaral. Si Carlos naman nasa Japan dahil sa kanyang trainings, bukod pa sa iba't ibang mga kompetisyon na kanyang sinasalihan. Mayo 2022 nang i-hard launch na nila ang isa't isa matapos magtungong Vietnam si Chloe para magpakita ng all-out support sa kanyang boyfriend na lalaban sa Southeast Asian Games. Kaya kung susumahin, nasa 4 na taon na rin ang relasyon ng dalawa. Marami ang nagsasabi ngayon na dahil lamang umano sa pera kaya sinagot ni Chloe si Carlos Yulo. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, si Chloe San Jose ay may kaya noon pa man at bago pa maging sila ni Carlos. Ang ama ni Chloe ay isang Australiano, samantalang ina nito ay isang Pinay. Nakapagtapos siya ng kanyang primary at secondary education sa Melbourne sa bansang Australia at kumuha ng degree sa Media and Communication sa University of Melbourne pa din. Ang kanyang kinuhang kurso ay hindi din naman nalalayo sa kanyang tinatahak na karera bilang isang content creator at social media influencer. Bilang isang sikat na social media influencer, masasabi natin na kaya na talaga ni Chloe ang magpag-alagala kahit saang bansa gamit ang perang nagmumula sa kanyang pagiging influencer. Hindi pa kasama dito ang kinikita niya mula naman sa mga brand collaboration ng iba't ibang mga produkto. Ang lahat ng kinikita niya ay sapat upang si Chloe magkaroon ng isang komportableng buhay nang hindi niya kailangang dumepende sa kahit na sino man. Kaya naman malabo na si Chloe isang gold digger na tanging pera lamang ng binatang si Carlos Yulo ang kanyang habol. Sa mga lumabas na mga balita ay mayroon ding maliit na business si Chloe. Sariling pera din ito ang kanyang ginamit, masamahan lamang ang kanyang kasintahang si Carlos Yulo patungong Paris. Usap-usapan na naging panayam ng isang FM radio station kay Angelica Yulo, ina ng 2-time Olympics gold medalist na si Carlos Yulo, matapos nitong aminin ang naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng anak. Pambibisto ng ina ng Filipino gymnast, ang ugat daw kung bakit sila nagkasamaan ng loob ng kanyang anak ay dahil sa girlfriend nito na si Chloe San Jose. Dahil akusasyon niya, parang inilalayo raw umano ng girlfriend si Carlos mula sa kanyang pamilya. Sinabi mismo ni Angelica nang nagsilbing mitsa raw kung bakit sila nagkagalit ni Carlos ay dahil sa babae nang tinutukoy nga niya ay si Chloe. Issue rin sa ina ni Carlos ang umano'y pagtuloy ni Chloe sa tinutuloy ang apartment ng anak sa Japan na binabayaran doon ng Philippine Sports Commission na dapat sana kapatid ni Carlos na si Eldru ang kasama niya. Bahagi ng paglantad at pagsasalita ni 2-time Olympics gold medalist at Filipino pride gymnast Carlos Yulo ang paglilinis niya sa pangalan ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sa inilabas nilang video sa social media nitong Martes, Agosto 6, sa halos 7 minutong video ay kasakasama ni Carlos si Chloe upang bigyang linaw ang mga paratang ng inang si Angelica Yulo laban sa kasintahan mula sa mga panayam nito sa media. Matatanda ang sa isang panayam, sinabi na Angelica na isa sa mga dahilan kung bakit nag-away sila ng kanyang anak ay dahil kay Chloe, na feeling niya umano ay inilalayo nito si Chloe mula sa kanila. Isa pang isyong sinabi ng ina ay ang paninirahan daw ni Chloe sa apartment ni Carlos sa Japan na binabayaran ng Philippine Sports Commission ang renta. Alam din ni Carlos na una pa lamang ay hindi na gusto ng ina ang kanyang girlfriend para sa kanya. Kaya hinuhusgahan nito ang pananamit at akto ng pagkilos. Sinabi ni Carlos na may sariling income o pinagkakakitaan ang kasintahan, kaya hindi raw totoong huhut-hutan lang daw siya ng pera nito. Naibahagi rin ni Chloe na nagkaroon daw ng group chat ang pamilya niya at ang nanay ni Carlos upang pag-usapan ng mga issue. Subalit nag-leave daw sa nabanggit na GC si Angelica. Sa huli, sinabi ni Carlos na napatawad na niyang ina long time ago at hangad niyang mag-heal at mag-move on na sila pare-pareho. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. Lahat po nang nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. Si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung
bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Sinabihan ko na sila na mag-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo. Mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng pagbihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics.